Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Nay Tay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to the Celebrity Ghost Stories. Dito lamang po sa Fast Talk with Boy Abunda. Maraming salamat po sa mga nagmamasid sa atin sa ating live streaming channels sa Facebook at YouTube at sa lahat ng nakikinig po sa Dizzy Double B. Maraming salamat. Alam niyo po, Nay Tay Kapuso, pinaniniwalaan ng October 31, lalo na po ang gabi, ay yung gabi kung kailan yung linya, yung pader, yung boundary na naghihiwalay sa mga buhay at patay ay nawawala. It is blurred. It is in the evening of October 31, mamayang gabi po. Kaya ngayong hapon, ang ating kwentuhan ay may kinalaman dito. Nay Tay Kapuso, please welcome Sherilyn Reyes Tan and Dave Borna. Hi, Sherilyn. Okay, so nakita tito, Boy. Hello po. Maraming salamat. Please. Thank you. Kumusta kayong dalawa? Ayos naman po. Mabuti naman, Tito Boy. Natatakot ako dyan. Actually, sa inyo ako natatakot, Tito Boy. No, first of all, maraming salamat. At kayo'y kasama namin dito sa kwentuhang may kinalaman sa kababalaghan. Let's start with you, Sherilyn. Ano ang iyong mga kwento? Ang dami kong kwento, Tito Boy. Sa saan mo nais umpisahan? Okay. Siguro yung latest na lang, Tito Sige Boy. Sige nga. Meron akong daughter kasi. She's already 12 now. Pero nung bata kasi po siya, nakatira kami sa isang townhouse sa San Juan. Yung theater room namin, ginawa na namin siyang nursery niya. Nung baby siya, every time nandun kami, may nag-hug sa akin. So, ang sabi ko lang, kasi prior to that, Tito Boy, meron na talaga kami nararamdaman, may mga kwento. Sabi ko lang dun sa nag-hug sa akin, huwag mong sasaktan, bantayan mo lang. Dapat pala hindi ko sinabi yung Tito Boy kasi nagkaroon siya ng kalaro, tinawag niyang Thunder, nawala ng 3 years kasi pinablesan ulit namin yung bahay. Pero Tito Boy, dumating yung time na meron akong bisitang nakakakita. Pagbaba ng daughter ko sa hagdanan, sabi niya, may kasama yung daughter mong dalawang bata. Minarkahan siya ng 14. Sabi ko, ano yung 14? On or before her 14th birthday, she's just going to sleep and not going to wake up. Hmm. So, anong dapat gawin? Kaya mo bang tanggalin? Gan, umalis na kayo sa bahay na ito. Eh ako, Tito Boy, 12 years po kami doon. Sabi ko kay Chris, sa husband ko, sabi ko, I don't want to leave this place unless bibili na tayo ng bahay. So, that time, hindi ko na gustong i-risk pa yon, Tito Boy. Naghanap talaga kami ng bahay. Nung nakakita kami, Tito Boy, nung time na pinakita namin sa mga bata, so, tuwan-tuwa yung mga bata, gusto nilang lumipat. Pag-uwi, Tito Boy, naubo lang yung asawa ko, naubo. Pagkatapos maya-maya, sabi niya, please take me to the hospital. Why? I don't know, ang sakit ng tagiliran ko. It took 3 days, Tito Boy, bago na-rule out ng mga doctors. We stayed for 8 days, laceration of the kidney. Bakit? Umubo lang siya, laceration of the kidney. So, kinausap ko yung taong nakakita dun sa anak ko na may kasama. Sabi, pinipigilan kayong umalis kasi 3 months siyang bawal gumalaw. Wala siyang pwedeng gawin, ni tumayo, maglakad. Sobrang hinang-hina, Tito Boy. So parang pinipigilan kaming umalis, but then that time, prosigido kami. Even up to the last minute na naglilipat kami, Tito Boy, nawawala yung susi. May nangyayari. Talagang pinipigilan talaga kaming umalis. Pero yun nga, Tito Boy, hindi pwedeng hindi ipagwalang bahala yun kasi life na yun ang daughter ko. Whether it's true or not, hindi ko i-risk talaga yun. So, umalis kami dun sa bahay na yun. Yung instinct mo ba, Sherilyn, noong nangyari yun, did you pray? Yung prayer kasi, Tito Boy, alam mo, sabi ko nga, ba't ganun? Kasi nagro-rosaryo ako everyday. Mm-mm. Nagmamasa ko lahat ng novena masas, ina-attendan ko. Bakit sobra akong lapitin?
Siguro daw kasi masyado kong ina-acknowledge yung presence nila daw, Tito Boy, dapat daw talaga hindi. So nung lumipat kami, hindi ko na, I try my best not to, kasi meron din panahon na, may peripheral vision, may nakikita ka, may nararamdaman ka, lalo-lalo na nung kakalipat lang. Pero tinry ko talaga na hindi, Tito Boy, at hindi talaga. Alam mo yung, because si Ate Shawi din may binigay sa akin na libro, which has nothing to do with it, but it has something to do with the Bible. Sobra kong in-immerse yung sarili ko din dun sa Biblia to the point na kahit sinasabi nga na supposedly wag silang intindihin, hindi sila totoo, ganyan. Kahit na alam mong meron, I really try my best na hindi ko sila i-acknowledge para hindi rin lumakas yung presence nila sa akin. Okay. Nung kayo nakalipat na dun sa bagong bahay, sinundan kayo o malinis na? Kasi meron akong mga naririnig na kwento mula sa mga kaibigan na mula sa isang bahay, sumasama. We were told to wear red for 24 hours, Tito Boy, para hindi sumama. Mula doon sa old house? Opo. Tapos, Tito Boy, meron kaming ritual na ginawa. Because Chris was sick then, dapat siya yung magli-lead, hindi pwede. Ako yung nag-lead. Tapos, bawal kang umalis doon sa linya. So, me, Ryle, my other son, Lawrence, and Aya, my daughter. Tito Boy, nasa grahe pa lang. Nabasag na yung, yung bowl ng salt. So parang anong gagawin? Tinatawagan namin yung tao. It was already almost 12 midnight. Bawal umalis sa linya. So sabi ni Chris sa akin, hindi ka aalis. So, hindi ako aalis kahit umagayan ako dito kasi hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari. Mm-hmm. And then we were able to contact her. Tapos parang she just instructed us anong gagawin. Nagawa namin yung buong ritual, Tito Boy. Awa ng Diyos, wala na talaga. And plus the fact nga na parang hindi na namin talaga, kung meron man nga sa peripheral vision, kasi linear yung townhouse, Tito Boy, pwede pala yan silang mag-cross, dumaan lang. So okay. Pag may ganun, Tito Boy, talaga hindi na pinapansin. So because of what you did, yung ritual na inyong ginawa ay sa awa ng Diyos ay hindi sumama? Yes, Tito Boy. Kasi may cross din kaming dala, talaga may prayer, may mga pinagawang ganun, the salt. Alright, okay. Babalikan kita dahil you have another interesting story. Pero we'll go back to that. Okay. Dave, ikaw. Yes, Tito Boy. What is your story? Sa akin naman, Tito Boy, I am a former seminarian sa Blessed John 23rd Seminary. Sa Cebu naman po ito. I was in a minor seminary, so high school po ako nun. First year high school, madami na kaming naririnig na mga legend stories ba na sinasabi na itong isang story na ito, here's the tic-tac footsteps. Every night, meron kang maririnig na tik-tak, 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 na parang may naglalakad. Naglalakad. And the story niyan, ano daw siya, before, kasi sa ano namin, sa seminary namin, ang main sports namin is football. So, itong guy daw na to, ang hilig niya maglaro ng football. Tuwing recreational, puro football. Hanggang na parang one time daw, na tapos na yung recreational time, it's time for rosary time. So, ang nangyari, magpe-prepare na lahat ng mga seminarians for the rosary time. Pagtanggal daw na niya yung sapatos, automatic collapse daw siya. And then he died sa dorm na yon. So, every night kami, of course kami mga first year guys, mga freshmen, medyo curious kami kung gaano ba talaga katotoo tong story na to. So we're seeking sa ganung kahit hindi mo siya hanapin, every night siyang nagpaparamdam. Mm. So every night, there are times pag natutulog kami sa dorm namin, maririnig mo yan from group 1, malayo pa lang hanggang palapit na siya ng palapit. Ganun. So ikaw naman, kami naman noon, of course since sa seminary naman kami, so we do pray. So dinadasal namin siya hanggang nawawala siya. So para kumbaga hindi namin na siya ina-acknowledge. And then nawawala naman siya, pero lagi siyang doon every night, every day. Tapos meron Dave, sandali, tanong. Lahat kayo nakakaramdam. Lahat kayo nakakarinig. Yes po. Hindi yung ikaw lang at ilan. Opo, lahat kami, okay. Lahat kami. And then meron pa po kaming isang story kasi of course kami mga freshmen nung time na yon, sobrang galak na galak kami sa lugar kasi malawak po yung seminary. So yung dorm namin nasa taas and then sa baba, yun na yung parang mga classrooms namin. Bababa na lang po kami, yun na yung mga classroom. So every weekend, meron naman po kami tinatawag na recreational time from after ng
dinner namin, 7 PM hanggang 10 PM, recreational time namin yan. Laro-laro kami, hanggang nag-end na yung recreational time namin, eh hindi pa kami makatulog. Pero ano na namin yun, sleeping time na namin. Pero minsan kami, tumatakas kami. Kasi naboboard kami sa room, eh nagkukumpulan pa kami sa may gaan namin, nagkukwentuhan. Tapos, sabi, bro, ano naman tayo? Baba naman tayo, mag-ano naman tayo, adventure naman tayo. Tignan natin kung mayroon pa ba tayong mararamdamang kababalaghan. So, yun nga, bumaba kami ng ano, papuntang mga class sa may hallway, sa may classroom na yun. So, boy, lahat ng mga chairs and yung mga tables, nagmo-move sila. Tapos yung mga blackboards. Nakita mo yun? Yes po, Tito Boy, kami. And then kami, ng kaming lahat, nagpanik kami. Takbuhan na naman kami, sumisigaw kami. So nahuli kami ng mga pari doon. Pinagsabihan naman kami. Pero yun nga po, Tito, ang daming mga horror experience doon. Kasi ang tagal na rin ng seminary. It's Spanish era pa yung mga panahon na yun, eh. I'm familiar with your stories because laking seminaryo din ako, 4 taon, high school. Naiintindihan ko yung recreational. Mm-hmm. Sherilyn, I just want to hear your story. Yung sa swimming pool. Rael was 4 years old, Tito Boy. I was pregnant with my second one. And night swimming yun. Kami lang tatlo, ng husband ko and Rael, nagsuswimming. To sabi ni Rael bigla, another mommy? What? There's an old woman na kaganoon, sabi niya. So, Tito Boy, parang mga 2 weeks na lang, manganganak na ako noon, eh. Itong asawa ko, pagkita namin, nandun na, nakaalis na. Hoy, ba't mo ako iniwan? Eh, syempre, kasi kailangan ko kayong kunin, ganyan. So, takot ako, pinabalikan namin kay Rael. Can you go back? Can you check? Sabi niya talaga... Sandali, bakit umalis si Chris? Natakot? Ani! pero totoo, Tito Boy, nagulat ako kasi parang I was hoping na ako yung unahin niya. Pero siya na yung nauna kasi daw mas madali daw sa kanya nakuhayan ako. Tama naman si Chris. But anyway, yun na nga, Tito Boy. So pinabalik si Rael? Yes, pina-check. Alam mo, Tito Boy, pina-drawing pa namin kay Rael. Tapos pagkatapos nun, syempre, nanganak na ako, nag-birthday dito na yung... Dito na ako nangingilabot. Nag-birthday na si Rael kasi one day lang naman talaga yung pagitan ng birthday nila. So parang kakaanak ko lang, nag-birthday na. Dun kami sa pool area. We had this friend na nakakakita talaga, Tito Boy. Tapos tinanong namin siya, meron ba dito? Sabi niya, there's an old woman here. Hindi niya alam na patay na siya. So meron talaga, Tito Boy. Kung ano yung dinowing talaga ni Rael, yun yung dinescribe na nung friend namin. Sa ating pagbabalik, Nay Tay Kapuso, meron ho tayong isang kaibigang kapuso na meron namang third eye. Bago magsimula ang ating programa, ay umikot siya dito sa studio. Dahil napakarami hong naririnig ng mga kwento namin nung kami nagsisimula dito sa Fast Talk. Ngayon, dito sa studio, ano ang kanyang nararamdaman? Malalaman ho natin yan sa pagbabalik ng Fast Talk with Boy. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boya Bunda. Kasama na po natin si Larkin Castor. Hi, Larkin. Hello po. Maraming salamat. Thank you po. Kailan mo nalaman na may third eye ka? Actually po, nalaman ko na since bata pa ako. Kasi kinaganto po sa akin ng parents ko na lagi akong may tinuturo. Parang lagi akong may tinitignan. Parang lagi biglang lutang lang ako na may tinitignan ako out of nowhere. Ilang taong ka nun? Siguro po, sabi nila mga 7 or 8. And if you remember, ano yung mga nakikita mo? Ano yung mga itinuturo mo? Pinaka-earliest memory na naalala ko is puti lang siya na wala siyang mukha, babae. Na nandun lang sa kitchen. So anong naging reaction mo? At first, natakot ako ng sobra. Tumakbo agad daw kay la mami. Kasi gabi na yun, eh. Alam ko na parang nararamdaman ko pa rin, kasama ko na sila, nararamdaman ko pa din. Kasi yung parents ko rin po, both of them have third eyes. Oh. So, yun nga, sabi rin daddy, oh nga, nararamdaman ko din. Okay, so that is your earliest memory. Yeah. Sunod-sunod na yun? Sunod-sunod na po. Eh. Bahay lang ba ito? O nadadala mo ba sa school? Sa ibang wala lugar? Wala naman pong sumusunod so far. Wala. Lahat nangyayari sa bahay? Hindi lang sa bahay, eh. Minsan sa... Ibang meron lugar. Din sa school, pero hindi siya galing sa bahay. Sa school lang talaga siya galing. Ah, okay. Yeah. Ibig sabihin, hindi sumusunod. Yeah. Doon na talaga. Dito sa Larkin,
dito sa area na ito ng Quezon City, kung saan, dito muna tayo magsimula, kung saan kinatatayuan ng maraming mga buildings, in this particular area, wala kang karanasan? Meron kang karanasan na nakakita ka ng spirits? Kanina po may naramdaman ako. Sa CR. Meron sa CR. Kasi, nung first time ko pumunta sa CR, parang ano eh, parang naramdaman ko na off na agad yung, parang mabigat agad pakiramdam ko. So sabi ko, ay hindi, baka pagod lang ako, baka wala, ano, kulang lang tulog. But then again, the more na pumupunta ako sa CR, mas lumalakas siya. And until may nag-mention sa akin dito na, may kwento nga daw dito na may nararamdaman silang bata na sinasabi sa CR daw. So sabi ko, oo, kaya pala off yung pakiramdam ko. So that confirmed it na meron nga dito sa CR. Ano pa? Ano pa kanina ang naramdaman mo bago magsimula ang palabas? Bago magsimula? Actually, yun lang po for today. Pero sa marami pa akong experience kasi. Like after taping, meron yung sa Tagaytay po after taping, gabing-gabi na. Tapos nakakonvoy po ako sa kaibigan ko kasi. Tapos dahil sa Waze kasi nakita ko mas mabilis dun sa kabilang path. So yun, sinundan ko yun. And then later on, parang sabi ko, ba't parang ang pangit ng daan? Parang nakakatakot na puro puno. As in, wala akong makikita, sobrang dilim eh. Alam mo, biglang, yung type ng road na biglang may nakatayo sa harap. Ganun po. And then, tumingin ako sa mirror. Meron sa likod, nakangiti sa akin. Oh. Tapos, noong una hindi ko pinansin. Noong una hindi ko siya pinansin. Until, andun ako sa highway, naglolo ko na yung kotse. Yung nagre-rev na siya, kahit ang bagal ko, hindi ako makabrake. Yung gas indicator niya gumaganon. So sabi ko, tama na, tigil na. So tinigil ko muna ron, pinababa ko siya. So ante doon, nag-breakdown muna kasi yun yung pinakamalala na naramdaman ko. Kasi parang mamatay. Like, eh parang ganon, parang mawalan ako ng buhay dahil sa nangyayari. I had no control of the car. So you broke down. Paano ka nakiusap sa kanya na bumaba? I prayed to the Lord na pagdadasal kita, na sana... Totoo nga po yung sinabi niya kasi na yun lang yung hinihingi nila eh, prayers eh, na ma-save sila. So when you talk to them verbal to, yeah, verbal. Ipagdadasal ko po kayo, pakibaba na po, hindi ko kaya, baka ma-aksidente po ako, mag-isa lamang po ako, huwag niyo akong saktan, ganun kaklaro. Ganun. Paano mo nalaman na bumaba na siya? Gumaan po yung pakiramdam sa car. Gumaan siya. Sobrang laking bigat yung nawala sa akin nun. And then I drove off na, binilis. Okay. Dito ba? Tingnan mo nga. Dito. Hindi totoo. Ngayon, tingnan mo nga dito. May nakikita ka ba? May nararamdaman ka ba? Ayun po, tito mo yun. Kung ganyan. Nakaka-apekto ba ang third eye, pagkakaroon ng third eye sa love life mo? Hindi naman po. Hindi pa naman po. Hindi pa. Naman. Pag hindi mo ako sinagot, may makikita ako dyan sa... Pwede ko magamitin. Wala naman. Walang epekto ito. Opo, wala naman. Ano yung inyong paboritong horror film? Ikaw, Dave. Shake, Rattle, and Roll. Shake, Rattle. Ikaw, Sherilyn. Shake, Rattle, and Roll din yata. Yung kahit Ate Mani. Okay, kasi yes. Ang dami, di ba? Yung alin? Yung anong may fiesta, kakainin siya, pero nakipagpalit siya ng relo kay Ana Roses. So si Ana Roses yung naluto ng family. Parang gano'n. Yun yung paborito ko. Totoo. Richard Gomez. That's right. Actually, ako rin po, Shake, Rattle, and Roll, since bata pa yun yung pinapanood. O, di tapusin natin ang pag-uusap na ito ng pasasalamat. Pagdadasal para sa ating lahat at para na sa nauna na sa atin. At magpasalamat dahil tayo lahat pinagpala. At gumawa tayo ng improv. Let's do Shake, Rattle, and Roll. Ako si Manilyn Reynes. Kayong tatlo ang mantatakot sa akin. Okay? 4, 3, 2, 1. Action! Sige mga kampon, kainin na yan. Maraming maraming salamat.
Thank you. Thank you. Maraming salamat, Dave. Salamat. Thank you po, Tito Boy. Salamat. Thank you. Wonderful stories. Thank you. Sherilyn, maraming salamat. Thank you. Thank you. Salamat. Celebrity ghost stories. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Just one, isa lang. Do one good thing a day and let's make this world a better place. Let's talk again tomorrow and the next day. Goodbye for now. God bless.